Ayon kay Goldita, really umaasa ka na pamilyang Marcos ang mag-long-term invest para makatulong sa Pilipino? Sagutin natin, let's do this. Well, sino ba ang nag-invest para ayusin ang PGH na nasira ng gera? Sino ang nag-invest para sa kidney center, lung center at heart center? Sino ang nag-invest ng San Juanico Bridge? Sino ba ang nagsimula ng LRT dito sa Pilipinas? How about PICC? How about Manila International Airport o NAIA na ngayon? Mga housing project noon na ngayon ay isa ng successful na komunidad. At marami pang iba. Ito ay mga projects ng Marcos na pinapakinabangan natin hanggang ngayon. So, yes, mga gantong project na hindi lang mapapakinabangan natin ngayon, kundi ng mga susunod pang henerasyon. I-deny nyo man ng i-deny, pero ang fact at katotohanan na to ay hindi nyo mabubura kahit kailan.